Vaccination sa SM Downtown at SM Uptown. Kalakip na rin ang house-to-house vaccination sa Barangay Konsolasyon ng Lungsod. Napag-alaman na isinagawa ang drive-through vaccination sa mga nasabing mall sa kani-kanilang parking lot. Ang mga bagong estratehiya ng vaccine rollout ng Lungsod ay para sa first dose at second dose vaccination ng 12 years old pataas at booster shot ng 18 years old pataas upang maparami ang maprotektahan kontra COVID-19 at maabot ang herd immunity. Samantala, mula nung sinimulan ang COVID-19 vaccination ng Lungsod noong March 5, 2021, nasa 95.80% ng target na 599,929 ang nabakunahan na ng first dose, 90.16% ang fully vaccinated at 19.89% pa lang ang nakatanggap ng booster shots. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Duay, Lungsod, Tapak. Amen. Salamat Rajuman Ani Jane, Kawayan LGU dinaan sa pagsayaw ang unang araw ng face-to-face ng pagpasok sa City Hall matapos ang halos dalawang taon. RMN Live Report. Natalia Bulati, Rajuman, Hieronimo D. ng IFM Kawayan. Nag-alazumba sa paghataw ang mga opisyal at empleyado ng Kawayan City LGU sa muling pagsasagawa ng flag raising ceremony makalipas ang dalawang taon simula noong nagkaroon ng pandemya. Pinangunahan naman ni Kawayan City Mayor Bernard D. ang naturang seremonya at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa sinayaw ang nauusong TikTok dance na Paro Paro G. Samantala, pakikita na rin ito ng lokal na pamahalaan sa pagdiriwang naman ng government celebration para sa buwan ng Marso. Sa kabila nito, patuloy naman ang paghimok sa publiko na sumunod pa rin sa health and safety protocol pagamat nasa alert 7-1 na ang buong dalawigan ng Isabela. Kasama mo sa IFM Kawayan, Radyoman Jeronimo D. Katag RMN. Kuy. RMN News. Oras sa buong kapuloan, 16 na minuto ang nalalabi po bago sumapit ang ika-anig ng gabi. Una-una ko lagi. Namagdana ang Commission on Elections sa COMELEC at Impact Hub Manila, ang grupo sa likod ng Vote Pilipinas sa isang memorandum of agreement o MOA para sa pagsasagawa ng mga debate sa presidential at vice presidential ngayong 2022 election. Narito ko yung petsa kung kailan isasagawa ang mga debates. March 19, first presidential debate. March 20, first vice presidential debate. April 3, second presidential debate. April 23, first vice presidential town hall debate. April 24, first presidential town hall debate.